Ang daigdigan, lahat ng naroroon. Bawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na ang kanan Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Turuan tayo magpatawad sa isa't isa at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at iahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinapasagana mo't muling pinauunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatatawad mo sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita,
iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mo sa ami na daramay limutin ang ganap. Ang paggagalit mo at puot sa ami wala na bang hanggan? Di na ba lulubag at di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kami lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananal. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin sa misang ito ang mga apektado sa bagyo, sa malakas na ulan. Pagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa at pagdadamayan sa mga ganitong panahon. Sa ganitong diwa din natin makikita ang nais ipabatid ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Ano nga ba ang tunay na pagdadamayan? Ano ang tunay na ugnayan? Sinabi sa Ebanghelyo, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Mula sa Nazaret, nabalitaan nila sa kabilang bayan, nandun si Jesus. Sa ibang tagpo sa Ebanghelyo, narinig natin na
nabalitaan nila na may kakaibang ginagawa si Jesus, kaya pinuntahan nila sa pagmamalasakit dahil siguro nga may mga ibang taong tumutulig sa kay Jesus sa Sareno. Kakaiba ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa, kaya siya'y pinuntahan ng kanyang mga kamag-anak. Bagamat narinig natin sa Ebanghelyo, sinabi na ang dumating ay mga ina at kapatid, atin puntandaan sa salita ng mga Hudyo nung panahon na yon, ang salitang kapatid ay mas malawak. Hindi ito isang parang katulad ngayon na kapatid ko, ang kuya ko o ate ko, pero sa salita ng ating Panginoon, ito'y nangangahulugan din mga pinsan at mga kamag-anak. At kung papaano ko rin po kayo tinatawag na mga kapatid, bagamat hindi tayo pareho ng nanay, ay sa ganun diwa natin una-unawain ang sinabi sa Ebanghelyo. Kaya't hindi ito nangangahulugan na nagkaroon pa ng ibang anak ang mahal na Birheng Maria, sapagkat naniniwala tayo ang kaisa-isa niyang anak ay si Jesus Nazareno. Pero itong mga kamag-anak ni Jesus Nazareno na lumapit sa kanya, sa ating kultura, ang pamilya, ang kamag-anak, ang siyang nagbibigay sa atin. Sino ba talaga ang kaugnay? Lalo na tayo mga Pilipino, aminin natin yan, napakalakas sa atin ang kadugo. Minsan nga ho, nakakalungkot, bagamat malina, basta kadugo, dun tayo. Kahit tiwalina, basta kadugo, kamag-anak, kababayan, dun tayo. Pero iba po si Jesus Nazareno. Ang kanyang pamilya ay hindi lang nasusukat kung sino ang kadugo. At mabuting balita sa atin yun, sapagkat sino ba sa atin dito ang kamag-anak ni Jesus? Siguro iba sa atin nagsasabi, sayang, sana kamag-anak ko si Jesus para malapit ako sa kanya. Kaya nga diba sa atin, malakas ang loob pag kamag-anak ng chairman, kamag-anak ng congressman, kamag-anak ng presidente. Pero ay ba si Jesus Nazareno, wala sa kanya ang kadugo, sapagkat para sa kanya mas mahalaga ang tunay na may ugnayan sa kanya, ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga't mabuting balita sa atin yun. Maaari tayong maging kapatid ni Jesus Nazareno. Maaari tayong maging malapit kay Jesus Nazareno. Bagamat ibang ating dugo, ngunit kung pareho ang ating pagtalima sa kalooban ng Ama, hindi tayo naiiba sa Kanya. Kaya kung sa ibang tao, ang kamag-anak ay parang bumabakod, naglilimita sa ugnayan, si Jesus Nazareno gusto niya mas malawak ang kanyang ugnayan, mas malawak ang kanyang mailalapit sa kanya. Kaya't itong ating ipagdasal, mga kapatid, na ang tunay na deboto hindi lang nagdadasal kay Jesus Nazareno, hindi lang nagsasakripisyo para kay Jesus Nazareno. Higit sa lahat, ang tunay na deboto, sumusunod katulad ni Jesus Nazareno sa kalooban ng Ama. Kaya nga, sabi kanina sa Alleluia, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama at ako ay mananahan. Gusto nating lahat manahan sa atin si Jesus Nazareno, at mananahan siya sa atin kung ating tatalikuran ng masama, gagawin ng mabuti, at susundin
ang kalooban ng Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumaunaway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-uutos noong araw ay iyong pinapagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ating kapatid at tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa kanya. Siya'y mabunga ng masagana, siya sama'y nagbigay ng karangalan na ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-alay. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon
sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwiskam po ang lahat ng balalatubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na malapit at may ugnayan kay Jesus Nazareno ay ang taong sumusunod sa kalooban ng Ama sa salita at sa gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-asa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati panamin.